Welcome back ulit guys sa ating channel. Ngayon ipapakita ko sa inyo at sasabihin ko sa inyo kung magkano ang mga presyo nitong mga piyesa ng dryer na yan. Ayan, piyesa lahat ng dryer yung mga yan. Ayan, simulan natin sa makina ng dryer. Itong makina ng dryer na to, mabibili mo to sa market mga 700 hanggang 600 pag retail. Pero pag wholesale mo naman bibili niyan, halimbawa mga 5, 10 bibilin mo, bibigay sa iyo ng 450. Depende 'yan kung tanso bibilin mo o alloy. Ito kasi yung makina nito. Alloy ito. Palatandaan 'yan. Kulay black. Pag kulay black 'yung nakasulat diyan, ibig sabihin aluminum 'yung nakalagay diyan. Kulay tanso lang siya, pero alloy 'yan. Pag tanso naman, kulay pula 'yung nakasulat. Yan, yan yung tatandaan nyo pag bibili kayo ng makina ng dryer. Dapat yung bibili nyo, yung kulay pula yung sulat para sure na matibay kasi tanso. Pag alloy kasi, matibay din. Kaya lang, pag nabasa, masisira agad yan. Yan, tandaan nyo, dapat kulay pula yung sulat para sure na tanso yung maibigay sa inyo. Yan, sunod natin yung ito, yung sumisira sa makina. Ito yung sumisira sa mga makina na yan. Ito yung nakalagay sa dito. Ayan. Ito yung nakashit dyan. Ang tawag naman dito, belo. Belo. Dalawang klase yan. Tatlo. Tatlong klase pa nga yan eh. Ito, belo to ng Eureka. Tapos ito, belo ng Sharp. Meron pa mas maliit dyan, yung belo rin ng Sharp. Mas maliit. Ito, mabibili mo naman yung belong ganito sa halagang, sa wholesale, mabibili mo sa halagang 120. Wholesale yan. Pero kung retail mo bibilin, syempre medyo mataas. Ibibigay sa ito ng mga 200 hanggang 220. Dito sa amin sa Kabanatuan, ha. Sa Nueva Ecija. Ewan ko lang sa ibang lugar. Yan. Dalawang klase. Tatlong klase ng belo yan. Kaya lang, wala kasi ako ng isa yung maliit. Kaya itong dalawa lang muna ipapakita ko sa inyo. Yan. Yan. Pag napunit yan, magkakaroon ng leak. Tutulong ngayon dito sa makina. Kaya masisira yung makina nyo. Kahit tanso yan. Paano malalaman niya kung sira to? Halimbawa, nag-dryer kayo. Tapos itong tube, bumabangga-bangga. Ibig sabihin, sira yan. Punit. Sunod natin, ito naman, timer. Ito naman, timer ng dryer yan. Ito, madali lang malaman to pag sira yung timer ng dryer. Pag pinihit mo siya, hindi siya tumutunog. Ito, yan, nakikita niya, di ba gumagalaw? Tumutunog siya. Ibig sabihin, buo yan. Kaya malalaman nyo kagad kung sira yung timer ng dryer o buo. Ito naman, mabibili nyo naman to. Pag sa wholesale, halagang 80 wholesale. Pero pag halimbawang retail, 150 yan hanggang 180. Sunod natin, ito, preno. Lining. Ito naman yung lining sa dryer. Nakapatong to rito sa makina. Minsan, yan lang nagiging sira ng dryer. Pag halimbawa, yung dryer nyo biglang huminto. Biglang ayaw umandar pero umuugong yung makina. Yung nangyayari dyan, napuputol. Kasi kinakalawang yan, napuputol yung kable na ito. Ngayon, ang mangyayari, pepreno ngayon siya. Kaya hindi aandar yan. Itong mga ganito, mura lang yan. Siguro mga nasa 70 hanggang 100 lang yung ganito. Yung lining na ganito. Yan. Sunod natin, ito, ito naman. Ang tawag naman dito, coupling. Ito yung nagduduktong dito sa tube tsaka sa makina. Nakaganyan siya dyan, nakapasok dyan. Ito, bihira naman nasisira tong coupling na to eh. Matibay ito, hindi. Bihira nasisira to. Dalawang klase rin yan.
yung coupling na yan. Ayan na. Isang maliit. Isang malaking butas. Ayan na. Maliit tong isa. Maliit tong isa. Ito malaki. Itong maliit na to, pang sharp na maliit. Tapos ito naman, yung mga pang common na ano to, common na makina ng, sa common na mga tube na ganito. Tulad ng mga Eureka, Panasonic. Ayan. Coupling tawag sa ganyan. Mabibili mo naman yung bagong ganito sa wholesale, mga nasa 150 o 130. Pero pag retail, mga 200 yan. Sunod natin, ito naman, capacitor. Capacitor ng dryer. Ayan. 5 UF, 5 microfarad. Ito, kaya naman nasisira to, yung capacitor na to, katagalan din. Kaya humihina siya. Pati pag halimbawa pumutok, yan, sira yung capacitor. Bago kayo bumili ng capacitor, dapat dadalhin nyo yung parehasan para malaman nyo kung ilan microfarad. Ayan, 5 UF. Mabibili nyo naman to sa wholesale. Mga ano lang to, siguro mga nasa 100 hanggang 90. Yan, 100 hanggang 90 lang yung wholesale nito. Pero pag retail, dumodoble presyo nito pag retail. Minsan 220 pa nga eh. Yan. Sunod natin ito, fuse. Yung fuse naman ng dryer, nagalimbawang nawala yung, halimbawa sinaksak nyo yung dryer nyo, yung dryer, walang ka-power-power, walang ka-ugong-ugong yung makina, pwedeng fuse lang. Kasi ito, meron tong fuse sa loob, baka pundido lang. Minsan nalalagot yung pinaka-fuse niya, kaya nasisira. Yung gantong fuse naman ng dryer, mura lang yan. Makakabili ka naman nito sa halagang 50 lang. 50 pesos lang mabibili yan. Yan, iisa-isayin natin yung mga piyesa ng dryer. Lahat yung piyesa ng dryer itong mga to. Ito naman yung spring. Kumbaga ito yung mga shock ng makina ng dryer. Tatlo yan. Dito nakakabit yan. No? Sa ganyan, sa paa. Yan, dito nakakabit yan. Yan. Tatlo. Nakakabit yan dito. Bihira rin nasisira ito. Mga gantong... Bihira rin nasisira yung mga gantong anong shock ng dryer na yan, yung spring niya. Pero minsan, nagkakataon nasisira rin na puputol. Pag bibili na naman nito, halimbawa bibili ka nito, mga ano lang siguro to, 200 lang. 200 lang yung presyo nito. Ang tawag dyan, spring. Yung pinaka-shock ng dryer yan, spring ng dryer yan, sa motor. Ito naman yung nasa ano, takip. Ito, tingnan nyo, yan. Minsan yan lang nagiging sira yan, yung dryer. Hindi dumidikit to. Yan. Pag hindi kasi nagdikit to, halimbawa hindi dumikit na ganyan, hindi aandar yung dryer. Sa takip nakakonekta yan. Kaya lang naman kasi hindi nagdidikit to. Pag halimbawa yung takip ng dryer nyo, nasira. Yan, malamang na ito lang yung sira nyo. Titingnan nyo muna yung takip. Baklasin nyo yun sa likuran, ay sa ibabaw. Tapos tingnan nyo kung nagdidikit to. Yan. Ito, nabibili mo lang naman to sa halagang 40 pesos lang. Minsan, kumukuha lang ako nito sa mga sira kong spare parts dyan, mga sira na dryer, na kuha naman ako. Benta ko lang naman ng ganito, mga 40 hanggang 50 lang. Pero pag bibili ka nito sa mga... Bili yan talaga sa market. Mabibili mo siguro ito mga 100 to. Sunod, ito, bushing. Tsaka shafting. Yan, ito yung shafting. Shafting, bushing. Yan, bushing yung dalawang yan. Tapos ito, shafting yan. Paano ba nasisira yan? Ito, kaya nasisira yung mga ganyang bushing. Pag natutuyuan langis. Nagkamakas ka siya. Yan. Dito nyo makikita. Ito yung loob nyan. Yan. Ito yung nasa loob nyan. Yan. Pag binaklas mo yung motor na yan, yung housing na yan, ito makikita mo. Makikita mo, eh, no? May palatandaan yan. Kung ano yung may, kung anong may sumasahid na bushing ko sa taas o sa ibaba. Ito, makikita mo rito. May sumasahid siya. Eh, no? Maitim. Paikot yan. Ibig sabihin, yung sira ng bushing na ito, yung sa ibabaw. Pag yun sa ilalim naman yung may gas-gas, sa ilalim naman.
Yan, dito yung bushing yan. Yung bushing na ganito, mabibili mo naman yan sa halagang 50 pesos lang yan. 1 piraso. Pero pag wholesale, mas mababa syempre. Ito naman shafting, 100 mo mabibili sa retail. Pero sa wholesale, mga 60 lang yan hanggang 50. Yan. Ito yan, nakabaklas lang. Ito, pag alibawang babaklasin mo, papalitan mo ng shafting or EE, kailangan mo rito ng tubo, ilalagay mo rito sa ilalim. Tapos pupukupin mo siya ng martilyo hanggang matanggal yung pinaka shafting. Ganun lang magbaklas niyan. Ayun, dito naman tayo sa takip. Kaya naman yung takip ng dryer. Ito lagi nyo natandaan. Pag magda-dryer kayo, lagi nyo ikakabit to. Kasi pag hindi nyo ikinabit to, pwede umangat yung dryer na hindi na dryer yung damit. Tatalon yun. Pwede sumiksik sa gilid ng dryer. Ang tawag naman dito, Discover. Mabibili mo lang naman to sa halagang 100. Brand nyo na yun, bago. Pero pag alimbawa ang wholesale, siyempre, mas mababa ulit, 70 yan, hanggang 60. Pwede ka rin umorder sa Shopee, meron din pyesa ng mga dryer sa Shopee, kaya lang, meron nga lang shipping fee sa mga online. Ito, yung huling-huli, tube ng dryer. Tawag dito yung tube basket. Basket ng dryer. Yan. Magiging sira naman na itong basket ng dryer, ito, yung labi. Minsan, nasisibak yan, yung pinakalabi niya. O kaya, ito naman. Ito, yan. Nababasag yan. Tumatabingi. Yan naman nasisira. Kaya naman nasisira yung ganito. Halimbawa, kinargahan ng wala sa align. Babangga-bangga siya. Pag bumangga-bangga itong tube, hahampas-hampas yan ganun. Kaya masisira talaga siya. Yan. Medyo may kamahalan yung ganito pag bibili ka nito sa brand nyo kasi ino-order pa to eh. Halimbawa, tatak ng dryer mo yung Panasonic, i-order pa to sa Panasonic, sa service center ng Panasonic. Pag siya Sharp, service center ng Sharp. Kung anong tatak ng dryer mo, i-order pa yan. Pero ako, ginagawa ko para makatipid yung customer. Sa junk shop lang ako bumibili ng ganyan. Mabibili lang sa junk shop yan ng halagang 100. Ayan. So, ayan mga guys ha, pinakita ko na sa inyo yung mga piyesa ng dryer. Para magkaroon kayo ng idea bago kayo bumili. Malalaman nyo kung sira at kung magkano. Sige mga guys, sa susunod na lang ulit. Hanggang dito na lang. Paki-share na lang, like and subscribe ng aking channel mga kaibigan.